Kuya Raymond, alam mo, pinagmamalaki ko ang independensya ng aming institusyon. Walang mga kasabi sa inyo dyan siguro, no, sa mga senador, na may diniktahan po ako sa kanila na dapat nilang gawin na tigilan or you know, pressures, no, na unnecessary pressures. Dahil ako ay old school, old school po ako na senador, kung saan ako ay naniniwala sa mga tradisyon ng Senado at mga rules-based na discussions in the Senate. Hindi po ako mahilig sa compromise, kaya nga siguro may mga nagtampo po sa atin. For example, yung pangyayari namin ni Senator ni Senator Bong Revilla, yes, na ngayon nagbabayaran na po, kung saan po kami nag-away sa floor dahil nga sa issue dun sa kanyang paa. Alam mo, Raymond, sa totoo lang kasi, kung sa rules ang titignan, wala naman po talaga sa rules na nabibigay po ng online sessions, particularly for this situation. Yes, under our rules, napakasimple lang po. If there's a national calamity or force majeure, yung tinatawag natin, acts of God, na hindi po tayo makakapasok sa Senado, naging ano lang po yung issue ng COVID. First, when the COVID came, that was considered force majeure kasi pandemic po yan, pandemya po yan. Walang makakaikot, walang makakalabas ng bahay dahil may COVID-19. At that time, we amended the rules to allow online participation. Nung nawala na po ang COVID-19, and I'm very proud to say this, pag-upo ko po bilang Senate President, stricto po ako, medyo stricto po ako dyan sa attendance, Raymond. Mm-hmm. And dahil sa pag-stricto ko sa attendance, sabi ko nga, kung kaya niyong pumasok, pasok po kayo. Hindi pwedeng mag-absent or mag-online. Dahil pangit naman tignan ng taong bayan. Kasi alam mo, Raymond, tatlong araw lang naman kami nagtatrabaho dyan na may tinatawag na roll call. Tatlong araw lamang po yan. Yung mga kababayan natin, nagtatrabaho po ng halos isang linggo, 6 days a week, yung mga tinatawag po natin daily wage earners. Mm-hmm. Tayo nga, tatlong araw lamang, tapos tatlong oras lamang, from 3 o'clock to 6 o'clock, pinakamatagal na 7 o'clock. Kaya sabi ko nga, ipakita natin sa mga kababayan ang ating yung ating dedication, no? Dedikasyon sa trabaho. Kaya I was very strict when it comes to issues like that. Kasi I'm an old school senator. Nung panahon nga ni Senator Miriam Defensor Santiago, nung siya po ay nagkaroon ng cancer, at alam naman po ng buong bayan na nagka-cancer si Senator Miriam. Opo. She filed for medical leave, pero considered absent pa rin siya, Raymond, sa roles. Kaya hingi po ako ng pasensya kung may mga nagalit sa akin sa pagiging stricto ko. Kasi ako, advocacy ako po yan, adikain ko po yan, Raymond. I have a perfect attendance, hindi naman sa pagyayabang. Since 1998, pwede niyo po i-check yung records ng House, pwede niyo po i-check yung records ng Senado. Wala po akong absent ni minsan sa aking pagiging mambabatas. And I'm proud of that. Siguro longest po yan. Longest perfect attendance ng any politician or public servant. I'm proud of that dahil pinapakita po natin ang dedikasyon natin na gusto po natin pumasok sa trabaho. In the issue of Senator Bong Revilla, immobility, he was immobile. Kaya eventually, nung nasa Senate presidency pa po ako, we agreed, okay, out of humanitarian concerns, naalala mo, nagsalita ako, Raymond, yes, 1 week before ako tinanggal, sinabi ko, let us just amend the rules at this point in time, seeking the permission of the body to allow him to do online participation. Ako na yung pumayag ako. Raymond, hindi ko naman sinasabi na hindi ako pumayag. Pumayag ako, Sir Raymond. Pero kung nagtampo sila sa akin, yung grupo ni Bong Revilla, pasensya na lang kasi gusto ko lang po ituloy ang traditions ng ating Senado. Mahirap kasi, Raymond, kung sino-sino pa ang hihingi ng permiso later on. Kasi kung pabibigyan mong isa, di ba mamaya, sigurado. May isa. Sabihin nila, pwede hindi ako makapasok dahil hindi masama ang pakiramdam ko.
Tapos nangangampanya pala kung saan-saan. So, hindi naman maganda yun. In fairness, in the case of Senator Bongbibilla, we know that he's immobile. Hindi talaga niya magalaw yung paa niya. Kaya, pumayag na rin kami last week na ituloy po ang kanyang online participation. So, ganun po. Medyo stricto lang ako sa mga rules and traditions of the Senate. Kaya pasensya na lang sa akin makasaman kung parang stricto po tayo dyan. Pero sana po under the new administration of Senate President Escudero, ituloy po niya yung pagiging stricto din sa pagdating po ng ating rules at pagdating po ng ating mga traditions na isinusunod sa Senate. No. We'll be right back.